off sweet lang, huwag ka muna mag-scroll. At syempre, magbibigay mo tayo ng ating word of the day. At sagutin natin itong katanungan na to. Ang sabi dito, Noel Unabia killed his legitimate adopted son, Santi. What is the crime committed by the former? So ang ibig sabihin pala ng katanungan natin dito, class, is simple lang. Itong si Noel Unabia, pinatay niya ang kanyang legitimate adopted son. Si Santi yung pangalan. Ang tanong, what is the crime committed by the former? Ang tinutukoy dito is ano ba yung krimen na nagawa ni Noel Unabia, kasi former, siya yung first person na mention in the sentence. Ang pagpipilian, letter A, murder, letter B, parricide, letter C, infanticide, tsaka yung letter D natin is homicide. Now, tanda natin, class, sa board examination, hindi nawawala yung mga topic na ganito, kumbaga yung ating mga crime against person or yung mga types of killing natin under ng revised penal code. Ang pinakamainam na gawin natin dito, class, is tandaan nyo lang lagi kung ano yung uunahin. Huwag natin kakalimutan yung tinatawag nating ARAH, yung A-R-A-H, di ba? Unahin natin yung age, pangalawa, relationship, pangatlo yung qualifying aggravating circumstances, tsaka yung tinatawag nating homicide. Yun yung pagkakasunod-sunod. So, ibig sabihin, class, tandaan natin, ang unang-unang titingnan mo kapag ang mga situation kagaya nito, mga patay-patayan, mga killing, so ang una-una mong titingnan na elements is ang elements ni infanticide. Under Article 255 of Revised Penal Code, ano ba yung essence ni infanticide? Simple lang, yung pinatay mo yung less than 72 hours or less than 3 days old. Now, hanapin natin dito. Sinabi ba sa scenario na yung pinatay na legitimate adopted son is less than 72 hours or less than 3 days old? Walang binanggit dyan. So, ibig sabihin, ikis na agad yung infanticide. Yung Charlie natin is eliminated na. Pangalawa, hanapin natin yung elements ni parricide. Okay? So magtatanong tayo, sir, bakit mauna yung parricide kaysa sa murder? Tandaan, blood is thicker than water. So ibig sabihin, pangalawa is yung relationship yung hanapin natin. Under Article 246 of parricide, ano ba yung essence niya? Yung ating Article 246 of Revised Penal Code, yung ating parricide. 'Di ba? Papasok sa parricide kapag ang pinatay is yung legitimate or illegitimate na child. Pinatay mo ang iyong legitimate or illegitimate na child. Pinatay mo ang parents mo, pinatay mo ang iyong legal spouse, or else yung pinatay mo is yung legitimate grandson or legitimate grandparents. Okay? Now, may binanggit ba doon sa batas, class, na legitimate adopted son, legitimate adopted child? Wala namang binanggit doon. Diba? So, ibig sabihin, hindi sinabi doon, class, kung hindi stated sa batas na kasali yung adopted natin or legitimate adopted son, legitimate adopted child. Walang binanggit ang batas natin doon. Kaya kung ano lang yung nilagay ng batas, yun lang yung susundin natin. Kasi tandaan natin, class, ang essence din kasi ng parricide is the direct bloodline. Okay? Tandaan natin yan. Direct bloodline yung tinutukoy natin dyan. Kung bibigyan ko kayo ng logic, class, ha, pag pinatay mo yung sarili mong kapatid, hindi nga siya papasok ng parricide, di ba? Kung tutuusin, mayroong pangdugo na, kumbaga, nanalaytay sa inyo kasi magkapatid kayo. Pero pag pinatay mo yung kapatid mo, hindi yan parricide. So kung hindi nga parricide ang pagpatay ng kapatid, is mas lalong hindi parricide yung pagpatay ng adopted. Kasi hindi man kayo kaano-ano. Probably, hindi kayo kamag-anak, hindi kayo magkadugo, di ba? Merong iba, may mga instances na relatives niya din, inadopt, pero still, hindi siya papasok sa parricide natin. So, ibig sabihin, under Article 246 of Revised Penal Code, ang sinabi, pag pinatay mo legitimate or illegitimate na child. Okay? Parents mo pinatay mo, legal spouse mo pinatay mo, o tsaka yung legitimate grandparent tsaka grandson, granddaughters. Okay, or grandchild natin. So ibig sabihin, ikis na yung parricide natin, class, yung bravo. Now, dalawa na lang, murder tsaka homicide. Now, ano yung pangatlong titingnan na elements yung sa ating murder? Under Article 248 of Revised Penal Code, masasabing murder kapag with the presence of qualifying aggravating circumstances, yung ating treachery. Nandyan yung ating evident premeditation, yung ating tinatawag na by means of poison, by means of fire, or kumbaga, napakarami pa, etc., napakarami ng minention doon sa ating batas, no? Under Article 248 of Revised Penal Code. Now, tanda natin, class, sa scenario natin dito, wala mang sinabing QEC dyan. Wala mang QEC na nabanggit dyan. Ang pagpatay, hindi man sinabing may evident premeditation, walang plano, hindi binanggit dyan. Ang pagpatay, hindi man by means of treachery or abuse of super strength, hindi din sinabi dyan. Okay, so ibig sabihin, class, yung katanungan natin is napaka-generic. Therefore, kapag generic term of killing, that is fall to homicide under Article 249 of Revised Penal Code. So ibig sabihin, the correct answer natin, class, is delta, that is only homicide. Generic terms for killing, that is called homicide under Article 249. Generic yung tanong, so sagutin ang generic. So, yun, sana nakatulong sa inyo. At syempre,
Ito pa din ang inyong lingkod, your Mr. Word of the Day, Emmanuel De Master Schumann, Billy Acer Bracalo sa CVRC National Literature and a registered criminalist. Nagsasabi sa inyo na para pumasa sa board examination, kailangan natin ang baso siya at chamba. Baso siya, basa, sulat, and share. Sabi ng chamba, tsaga, sipag at manalangin, Bataro. Thank you so much. God bless you all.